Welcome back to our YouTube channel. So for today's episode, I'm going to give you po my top 5 species of succulents na i-recommend ko for beginners. Kasi nga, pag nag-i-start ka pa lang, much better na mag-start ka dun sa mga madaling alagaan ng mga plants. Okay? Na variety ng succulents. So kung tatanungin niyo ako, anong reference ko sa pagsabi na mataas ang survival rate ng mga i-recommend kong plants, di ba? Sa mga beginners natin na gusto pa lang mag-start. So, I will use my experience, of course, kasi before, nung unang acquire ko lang din po ng mga plants na ito, nung una, way back, 5 years na yung nakalipas noon, no? Hindi ko alam ang konsepto ng soil mix. Hindi ko alam ang konsepto ng repotting, actually. Pagkabili ko, tinatanggal ko lang sa plastic, inalay ko sa paso, nilalagyan ko ng loam soil, yung nabili ko sa local garden, no? Hindi ko alam talagang konsepto, pero may mga namamatay, of course, kasi hindi ko nga nire-repot. So, ito yung mga kadalasang natitira sa akin, din nag-strive. Ang ganda pa rin ng dahon, di ba? Although mabababaw yung roots nila, kasi hindi nga sila makapag-dig-dig, kasi nga, pag nag-compact yung soil, matigas na yung soil, sila makababa. So, ayun. So, before we start po discussing yung sharing to you my top 5 po no na plants, I would like to open this issue and use this opportunity no na i-share yung opinion ko about sa laging topic ngayon din no ng sa mga group na mahal na nga daw po ang mga cacti and succulents ngayon. So, of course, mataas kasi ang demand, bumaba ang supply, kasi dami yung bumibili. Bakit bumaba ang supply? Dalawa lang yung major natin na area sa Philippines na nagpo-produce ng bulk nito, di ba? Which is the Baguio and Benguet. Of course, it's because of the climate. So, with that, tataas talaga ang presyo. So, ano naman opinion ko when it comes to this issue, no? So, for me, no, tingnan muna natin yung positive side. Ngayon lang po nabigyan totally ng opportunity na mag-boom ang business ng mga farmer natin sa Benguet na nag-grow ng klaseng, ganitong klaseng halaman. So why not let's give this opportunity for them also to earn, di ba? To earn, for them also to build more infrastructure na mag-cater sa mas madaming halaman. Siyempre, kung marami silang greenhouse, it will yield more cacti and succulents. So with that, pwedeng bumaba ang presyo ng mga cacti and succulents. And bigyan din sa kanila yung opportunity na nag-shine sila. Diba? Kanya-kanyang time lang din yan. So, I hope na huwag tayo masyado maging harsh sa kanila na overpricing. Kasi, naiintindihan ko, hindi mabilis i-grow ang plants na ito. Diba? And, nagpapaaral din sila, may mga needs din sila. Kaya, ganito na lang. Diba? Wala namang masama kung namamahalan ka. Why not go to your local garden and hanap mo na kayo ng plants na alternative sa cacti and succulents. Diba marami pa rin tayong klase ng halaman. Sabi nga nila, kung mahilig talaga sa halaman, kahit anong klase yan na plants, para sa'yo, mas magiging maganda to kapag ikaw ang nag-grow. Ayun nga yun. So, let's start. So, let's start po. My first plant po na ipapakita sa inyo, no, is the Black Prince. Ayan. I know na familiar din yung iba dito. Kayo din, possible na na-encounter niyo yung pangalan ng plant na to. Ayan, kilalang-kila siya sa kulay niya na yan. May pagka, parang chocolate po yung kulay niya, no? Diba? So, ito po, aside sa mabilis siya, ay madali siyang alagaan, hindi siya demanding, mura rin din po siya. Kasi mapapansin nyo sa mga binagbabagsakan ng mga halaman ng cacti and succulents, sila yung madami yung supply. Si Black Prince, yung iba pang klase doon, isa siya doon na marami lagi. Then, with that, it means kasi mabilis siyang padamihin, mabilis siyang lumaki, madali siyang alagaan. So, ito yung una kong nire-recommend po for beginners, no? So, gusto ko rin magdagdag ng mga tips no sa mga para to guide yung mga bago pa lang mag-aalaga ng mga gantong klase ng plants. So, kadalasan ginagawa natin, gusto kasi pang display sa loob. Okay? Si Black Prince po ay may pinapakitang sign kapag siya ay hindi na totally nakakakuha ng enough sunlight. Okay? Siya po ay magiging light green, mawawala yung pagiging parang chocolate niyang kulay. Okay? Magiging siyang light green. And from that, it's an indicator na kulang na po siya sa sun. So, expose natin sa sun. Kaya niya po yan, morning sunlight up until 10 a.m. in the morning. Kaya-kaya niya yan. So,
gustong-gusto niya kami, no? Kahit nga 11 dati, before 11 a.m. kasi dun sa area ko, tumatama hanggang 11 a.m. Kaya ang ganda niya pa rin. So, ito po yung first plant na nirecommend ko for beginners, di ba? Then, let's have the second one. Let's have Rondo. Yan. Para magkamukha sila, di ba? Pero... ganda rin ni Rondo, no? These are common, but walang common-common sa isang taong mahilig sa halaman, di ba? Now, kaming teacher, mahilig kami sa visual aid para ituro ang isang konsepto sa mga bata. So, why not? Let's use this plant, no? Para maipakita rin sa inyo. Now, ang isa pa sa problem, Rondo po pa pangalan niya. Ayan, para siyang blackbirds, pero green. Pag na-stress to, nagre-red pa po yung tips niya. Kaya... may tinatago pang mga beauty itong plant na to. Now, as kanina, sun exposure yung problem. Pag nag-light green siya, nag-green na siya, di ba? Nag-start na tumaas yung gitna niya na part, kulang yun sa araw. Ngayon naman, ang isa naman sa nakakalito sa mga bago, di ba? Yung pagdidilig. Sinasabi kasi, pag nagdilaw daw ang dahon, it's either siya ay overwatered or underwater. So, hindi na sobrang sa tubig or kulang sa tubig. Now, nalilito sila, nanilaw yung dahon sa baba. Of course, ang unang maapektuhan yung mga lower no, na part ng dahon. So, kapag ganito po ng klase, so, pinuha ko ito kanina. Pag ganito po ang klase, nanilaw siya, at the same time, may laman pa rin siya. Yan. Tapos, malambot na siya, no? Para siyang, ayan, para siyang gelatin. Tapos, mashy na siya kapag pinirat mo, lalabas yung tubig. These are the sign po na sobra ka sa dilig. Okay? So, babawasan mo. Yun ang nakinaganda sa mga plants na ito, no? Magpapakita mo na sila ng sign bago mo sila mapatay. Diba? So, with that, use this opportunity para i-adjust yung watering mo. Okay? Too much. Lalo ngayon ang tag-ulan. Diba? Lagi silang nauulanan. Hindi sila kagad mamamatay, pero they will give you sign na, oy, sobra na, nalulunod na ako. Ayan. Zebra. Ayan. Sikat na sikat po sa zebra ngayon. Mabagal lumaki. Pero season nila ngayon sa mga winter growers sila, yung mga pangmalamigan naman sila. Kasi po, ayaw nila ng direct sunlight. Tulad niyan. Kapag matagal mo siyang in-expose dyan, magbabrown siya, and i-close niya yung mga dahon niya. Parang ganito. Pero hindi ito zebra ha. This one is species ka, mag-anak niya din, Haworthia. The owl's claw. Parang i-close niyang ganyan yung dahon niya, ni zebra. Kapag siya ay na-expose, and mag-turn siya into brown. Okay? But don't worry, hindi siya kagad mamamatay. Parang nag-sleep muna siya kasi hindi good sa kanya yung condition that time. That's why ilalagay mo lang siya sa may window na hindi siya tatamaan ng direct sunlight, pero maliwanag. Kaya nire-recommend ko to for beginners kasi nga, matibay siya at the same time, hindi siya demanding when it comes to sun. Diba? Pag mga nakatira sa condo, meron na tayong bright area na wag direct, good na siya kaagad doon. Goods na siya doon. So, ayun po. So, next one ko, isa favorite ko na common na succulent, no? I see topsy-turvy. Topsy-turvy po, pag na-stress, ay naglalabas ng pagka-purple yung dulo niya and nagkakaroon siya ng mas makapal na powdery ng parina. Yung parina po, ito parang yung parang pulbo na nagpo-protect sa dahon. Remember, marami silang water sa kanila. Paano nila yung ipe-prevent na mawala agad or mag-evaporate kapag nainitan sila. Yun yung purpose ng parina. Kasi ito ay hydrophilic, ayaw nila sa tubig. So, kung nakakoat sila, hindi masyadong mag-evaporate. Although, nakakaskip pa. Kaya, pag pinatakan mo sila ng tubig, mag-i-slide lang yung tubig, di ba, sa kanila. It's because hydrophilic ito. Water heating, yung powder na to. Okay, yung powder na ito. Powder, ano? Yung powder na to. So, now, ano namang tip ang maibibay ko dito sa inyo? Mapapansin nyo po sa lower part na to, ang dahon niya ay actually mag-start manilaw and in-stress ko kasi siya. Nag-start manilaw and nag-turn into brown. Baka magsabi kayo, ala, sobra ba ako sa tubig or kulang ako sa tubig? Tanggalin ko lang po yung isang part, ha? Ayan. Kapag siya po ay start na manilaw and yung dulo ng tip niya ay naging crispy at nauubos yung tubig, nawawala. Ayan, ayan. Ayan. So it may
po. Kulang ka sa tubig, kulang ka sa naman sa pagdidilig sa kanila. So, di ba, may sign, huwag kayong malito dun sa dalawa. Yung isa, may pagkamashi, nasa na ba yun, kumahanap. Ayun, kumahanap, nasa yung nilagay yung dalawang kanina. Yung naninilaw na may laman na mataba pa rin, tapos malambot na, sobra sa tubig, pag ito nanilaw, na nauubos yung laman niya kasi iniinom ng plant. Actually, di ba, kulang ka nga sa dilig. So, ang tendency, ang mechanism niya, ang defense mechanism niya pa hindi kagad mamatay yung entire plant, kukunin yung water ng mga old leaves sa baba. Okay? Kaya that's why tingin niya to. Ang dami niyang ganyan. O, ibig sabihin, kulang ako sa tubig. Kasi ini-stress ko nga po siya. Para lumabas tayo yung beauty niya. Ayan, di ba? Ayan, patingnan niyo. Nung una, nagdidilaw siya. Ayan, parang ganito. Nagdidilaw siya. Then later on, makukuyos talaga yung dulo niya. Walang matitirang tubig. Kasi iniinom nung mga nasa top part na leaves. Okay? So, ayun po yung mga tips para hindi kayo malito kung kayo ba ay sobra sa tubig or kulang sa pagdidilig. Next one, my last one is si... Tadadadon! Ang bigat niya! Si jade plant, di ba? Ito po kasi yung mga species na laging available. Lagi. Hindi naman... not 100% na always available, pero matendency na malaging sila makita. Si jade plant ay kilala siya sa kanyang... yan. So, medyo malapad niyang dahon na may mga red tips, no? Kapag medyo na-stress niya. Ito po yung mga, ayan, ito yung red niya. Okay? Medyo nagigreen siya ngayon, no? It's because dark green. Wala tayong masyadong araw. Okay? So, pagka may araw kasi to, maglalabas siya ng pagka... red sa tips niya, di ba? Parang nag-golden yellow-yellow konti yung dulo niya. And nagkakaroon ng bright red sa lining ng dahon niya. So, ayan po si jade plant. And sa pamahiin niya ng iba, ito daw po ay swerte. But for me, lahat ng plants ay swerte because they release oxygen. So, dagdag lang, no, sa commonly na na-attract ang mga baguhan na bilhin ay si rose cabbage. Dadadan, si rose cabbage. Ayan po. Kasi sino ba namang hindi matak sa kanya? Diyos ko, nung unang kita ko sa kanila, ito ang pinakamaraming binili ko. Kasi, tingnan mo, dahon, arrangement pa lang ng dahon, solve ka na. Hindi mo na kailangan pabulaklakin pa, di ba? So now, ayan na. Ang unang scenario dito, gandang-ganda ka, binili mo. Pagdating sa inyo, ayan na, nirepat mo na, sinunod mo yung process. Mag-start na siyang manilaw, maglagas ng dahon, or sometimes nag-elongate. Mga sign, di ba? To be honest, madali po siyang buhayin. Ayan nga siya, oh, karipat ko lang ng ano na to, 2 weeks na to sa akin. Kaya wala pa siyang toppings. Ayan. So, ang care tips ko po sa cabbage, no, sa rose cabbage, mahalaga na makakuha siya ng enough sunlight. Kasi mag-i-start siyang mag-ilonggate, ilanggas yung iba niyang dahon kapag hindi na siya nakakapag-store ng food niya. Remember, ang sunlight sa plants is crucial, di ba? Mahalagang mahalaga ito. Mali kang exposure, pwede siyang ma-burn. Too much exposure, ma-burn siya. Less exposure, parang nagugutom siya ng sobra. So, magiging siyang, yung ibang klase ng ano, plant, maging leggy, maging mapayat yung ano nila, tataas ng tataas, kasi they tend to reach out for sunlight, di ba? So, para mas ma-maintain mo yung ganda ni rose cabbage, yung watering schedule niya, kailangan tuyo muna po. Matuyo muna. Huwag kang mat-trigger na magdilig ng magdilig. Especially ngayon, rainy season, iwasan mo. Kahit tuyo-tuyo na siya medyo, yung bandang baba niyan or gitna niyan, hindi pa tuyo. Okay? So, mag-schedule ka. Kung may tanong ka, kailan ba mag-schedule talaga? Paano ko malaman yung when to water, di ba? Meron rin po kaming video, di ba, na panoorin mo para malaman mo kung ano yung ideal talaga or best time magdilig sa inyo. So, iba-iba kasi tayo ng evaporation rate per area. So, aside from that, i-expose mo siya sa sunlight para hindi niya i-lose yung mga dahon niya. Again, morning sunlight hanggang 10 a.m. po. Hindi niya i-lose yung dahon niya, it's because enough yung food na mapoproduce niya para sustain yung ganong dami ng dahon. Okay, ayan. At pag nagdilig kayo, huwag yung pong buhusan dito. Sa light, sa gilid po, okay? And make sure na, dahil ang tagal mo nga siyang hindi diniligan, make sure na tutuloy yung tubig. It's a sign na napaabot mo hanggang baba. Huwag naman yung overflooded na halos bumulwak na, okay?
So, ayun po yung care kit ko kay Cabbage Rose na kadalasang binibili ng mga baguhan tas namamatay, di ba? So, marami pa pong actually na species ng succulents na madaling mabuhay, di ba, for beginners. So, I hope po you like the video, no? Don't forget to like, share, and please subscribe po sa aming channel para po makapag-produce pa kami ng maraming videos na makakatulong po sa mga baguhan. At the same time, yung ibang content, I hope na mas male-level up natin, no, yung mga kasabayan natin na nag-group, kumbaga sa level natin, sa gitna pa lang tayo. No, sabay-sabay tayo na umakit dun sa, meron pala tong station, no, maging expert din tayo when it comes to this. Time will come, magiging tayong expert for this. So, sabay-sabay tayo. So, I hope na i-share nyo rin po, and please subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching.